Magandang gabi po sa lahat. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Aki. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang masasabi kong nakakahilakbot o kaya ay misteryosong karanasan na meron ako noong ako ay bata pa lamang. Ito po ay nangyari sa Davao del Sur sapagkat nandoon po kami nakatira noon. Sa probinsya namin na mga panahong iyon ay sadyang mapuno at ang bahay na aming tinirhan ay malapit-lapit na rin po sa bangin. Doon po sa baba noon ay may matatagpuan kang sapa. Sa mismong tabi po ng bahay na kung saan kami nakatira dati ay meron pong malaking puno na kung tawagin po sa amin ay mandalugong. Pasensya na po kung hindi ko po alam kung ano ito sa Tagalog sapagkat sa tribo namin yun po ang tawag nila sa punong malaki na iyon tapos may mga bunga itong maliliit na kinakain po ng iba't ibang mga ibon. Sa punong iyon, marami po akong nadidinig na usap-usapan partikular yung ilan sa mga matatanda sa aming baryo na naniniwalang may nakatira daw doon na hindi namin nakikita. Wala naman din pong makapagsabi kung bata, matanda, babae o lalaki kung hindi naman kaya ay anong klaseng elemento ang nakatira doon. Basta't ang malinaw sa akin, Sir Red, iniiwasan iyon ng mga tao. Ayaw nga din daw pong putulin sapagkat natatakot sila dahil sa itsura ng matanda at malaking puno. Yung bahay namin doon noon ay hindi pa po sementado. Yari pa po ito sa kahoy at kawayan at nung time na iyon, wala din pong kuryente pang nakakaabot sa aming lugar sapagkat liblib naman po talaga iyon. Tuwing gabi ang nagsisilbing liwanag lamang po namin ay lampara. Pag walang ilaw, sobrang dilim po talaga at hindi mo makikita yung mga bahay na malalapit sa amin. Ito po yung naging dahilan kung bakit po kami lumipat sa syudad. Kasama ko po sina lolo at lola noon. Naiwan po yung bahay na aming unang tinirhan at talagang na-abandon na po siya. And after 6 months, dumalaw na naman po kami doon nila lolo at lola at sinama po nila ako. Ako po kasi yung masasabi kong paborito nilang kasama sa lahat ng kanilang lakad noon. Si lola po kasi ay kilala sa amin bilang mananabang. Tawag po iyon sa amin sa nagpapaanak o manghihilot. Noong time na iyon, may tumawag din po kasi kay lola at manganganak na daw po ito at ito rin ay doon sa parehong lugar kung saan kami naroroon dati. Kaya dumayo po kami doon ng ilang oras at bumiyahe. So bago po kami tuluyang pumunta sa tumawag sa kanya at manganganak na babae, nagtungo po muna kami doon sa lumang bahay namin na ngayon ay abandonado na. Si lolo nga po ay nagpasya na bumili muna ng gaas para sa lampara namin at maging pagkain sapagkat ang plano matapos magpaanak ni lola ay doon muna kami mamamalagi. Ang sabi nga din po sa akin ni lola kung bakit dumaan muna kami sa dating bahay ay kukuha daw muna siya ng halamang gamot na siyang gagamitin po niya mamaya. Hindi pa man kami nakakarating sa mismong bahay na aming unang tinirhan, nagulat na lamang po kami sapagkat bukas ang bintana at pinto nito. Nung papalapit na kami, doon po kami may nadinig na parang kumaripas ng takbo. Sa tansya ko nga po si Red, hindi lamang po ito 2 o 3, kundi parang 5 hanggang 7 yung narinig kong kumaripas ng takbo. Yung bang parang nagsipagtaguan sila sapagkat alam nilang may paparating. Nung pumasok nga po kami at sinilip ang lugar, wala po kaming nakitang kahit na sino. Pero tiyak ako si Red na ambigat nung ambience ng bahay. Hindi po katulad dati nung kami po ay tumira doon. Hanggang sa dumating na nga din po si Lolo at sinindihan na din po niya yung digaas na lampara sapagkat mag-aalas 5 na rin iyon at binabalutan na rin ng dilim ang baryo. Ibukod pa ang katotohanan na nagsisipagtayugan ang mga puno sa paligid ng bahay.
Nang makapasok na kami sa bahay at isa-isa pong pinagpagan yung ilan pang pwedeng mauupuan sa loob, sinabi sa akin ni Lola na meron daw muna siyang kukumustahin sa kabilang bahay. Pumayag naman ako kasi kung tutuusin naman, noon po ay hindi ako matatakutin. Subalit nung mag-isa na lamang ako doon at sadyang napakatahimik po ng lugar, dito po ako agad kinilabutan. Parang walang kadahi-dahilan po kung bakit, pero naramdaman ko po na parang merong elemento o merong kung sino man ang nakatitig sa akin sa hindi kalayuan, partikular doon sa Mandalugong. Agad po ay sinara ko yung pintuan at inilak ko kasi talagang first time na nangilabot po ako. Yun bang parang anytime ay meron pong susugod sa akin galing sa punong iyon? Agad ay bumalik sa aking isipan ang naging usap-usapan ng mga matatanda sa dating baryong aming tinirhan sa kung bakit iniiwasan nila ang punong iyon at hindi maputol-putol. Sa gitna nga po ng katahimikan, kahit nilalamok na ako, nagulat na lamang ako dahil bigla pong may kumatok sa pintuan pero mahinahon. Hanggang sa palakas na ito ng palakas na animoy sisirain na yung pinto. Takot na rin po ako doon pero pinipilit ko na maging mahinahon. Agad ay naisipan kong hanapin sa gawin ng kusina yung bolo ni Lolo. Binuksan ko yung bintana kasi ang akala ko ay merong tao at pinagtitripan lamang ako. Sapagkat malinaw ko rin pong naaninagan na meron pong anino na nanggagaling sa siwang sa pinto namin. So ang ginawa ko po ay tumalon na lang ako sa bintana, hawak ang bolo, inikutan ko po yung bahay, papunta doon sa pintuan kung saan ko naririnig yung katok, pero wala po akong nakita. Tumingin-tingin muli ako sa paligid, pero wala pong kahit na sinong naroroon. After po noon, walang ano-ano. May nadinig po akong parang yabag ng sakabayo. Para lamang po siyang umiikot-ikot sa paligid ng bahay. Pero ang iniisip ko noon, Sir Red, marahil ay alaga ito nung mga kalapit namin dating bahay sapagkat alam kong may alaga silang ganun dati. And given the fact na yun lamang po talaga ang means of transportation doon, kung hindi kalabaw, ay kabayo. So binuksan ko na naman po muli yung pinto upang pumasok sa loob ng bahay pero wala pong tao. Doon na rin ako natakot ng sobra. Ang ginawa ko po ay kinuha ko yung himnal namin sa simbahan. Kumanta po talaga ako ng Christian song na alam ko para mawala ang takot ko at kumbaga pampalakas ng aking kalooban. Nasa tabi po ako ng bintana at naniniwala ako na pag merong papasok or magpapakita sa akin mula sa loob ng bahay na maaaring multo o kung ano pamang nilalang, at least malapit na ako roon at doon na ako tatalon sa bintana. Hanggang sa nakita ko sa hindi kalayuan si Lola. Doon ay mas nabuhayan ako ng loob at nawala ang takot ko. Pagdating nga niya, gulat na gulat siya sa akin kung bakit namumutla ako at pawis na pawis. Tinanong niya ako kung anong nangyari o kung meron bang pumasok sa bahay o kaya naman ay may gumawa sa akin noon. Ang sabi pa nga niya, nadidinig din daw niya yung pagkanta ko ng malakas. Hanggang sa kwento ko na po kay Lola yung nangyari. Imbes nga na mabigyan niya ako ng advice o kaya palakasin yung loob ko, hindi po nangyari sapagkat tinawanan lang niya ako. Ang sinabi pa niya sa akin, Sir Red, "Apo, sigurado ako namimiss ka lang nung mga tiga rito dati. Baka pinaglalaruan ka lang." Hanggang sa bigla na lamang nagsalita si Lola at pagkatapos ay humarap sa isang sulok ng bahay na animoy may kausap. Ang sabi pa niya, "Pasensya na kayo. Hindi kasi kami bumati kanina pagdating namin. Wag na lang ninyong paglalaruan ng apo ko, ha. Tiga dito naman yan dati." Napatanong tuloy ako kay Lola kung
sino ang kausap niya. Ang sabi naman niya ay yung mga hindi daw namin nakikita na ngayon ay nakatira na sa bahay. Maaaring ang mga ito daw ay yung mga dating nakatira sa mga malalaking puno sa paligid ng aming tinitirhan dati. Hanggang sa napagdesisyonan na namin na umalis at nagpaalam na lamang kami sa mga hindi namin nakikita. After noon ay hindi na po ako nakaramdam na parang natatakot o kaya naman ay nawala na rin yung feeling ko na merong nakatitig sa akin mula sa hindi kalayuan. Matapos nga po yung gabi na kung saan nagpaanak si Lola ay napagdesisyonan po namin na doon na muna kami manatili sa bahay na iyon at hindi na po kami bumalik pa sa lumang bahay. At inyong napakinggan ang tampok na One Shot Tagalog Horror Story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel. Kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.